Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang naglalakad itong si Josa, ay dito naman na may biglang tumawag sa kanya at ito na nga ang si Cremuel upang ipaalam kung saan sila magkikitang dalawa. At sa hindi inaasahan, nang sagutin ni Josa ang tawag, ay dito naman na biglang dumating ang isang jeep. At dito nga nagulat na gulat itong si Josa nang mapalapit na nga itong sa kanya itong ang jeep. At napasigaw na lamang itong si Josa. Samantala, habang nagmemeryenda nga itong si Cromwell at Lynette na hinihintay nga nila itong si Josa, ay dito naman na biglang pumasok sa store ang lalaking ng hold up at sinabi nga dito na huwag silang gumalaw kung ayaw daw nilang masaktan. At dahil dito, dumating naman ito mga pulis at wala na ngang nagawa ang lalaking ito kundi hawakan nga itong si Lynette at gawing hostage. At dahil sa tulong nga dito ni Cromwell na hindi mapahamak itong si Lynette, ay nilabanan naman ang buong puwersa ni Cromwell itong ngang hostage. Subalit sa laki ng taong ito at lakas ay hindi naman nakayanan ni Cromwell nilabanan nga ito at bago pa man nakalabas nga ng pintuan itong si Lynette ay dito na nga nakabunot ng baril at nagpaputok itong lalaki at dito nga nasa pool sa likuran itong ang si Lynette. Subalit hindi pa natin tukoy kung talagang napuruhan nga ba itong si Lynette o baka naman hinarangan ito ni Cromwell. Sa kabilang banda ay isinuko naman ni Josa itong ang sanggol na kinuha niya ito sa Apex dahil sa pakiusap na rin ni Annalyn Santos at dito nga ni Ma'am Giselle na hindi tama ang ginawa dito ni Josa at kung gusto ba nitong makulong at dahil sa pakiusap ng dalawang ito na si Annalyn at Giselle ay agad naman na isinuko ni Josa sa mga pulis itong sanggol at ibinalik sa tunay na magulang nito na si Jaira. At ito naman ang ating aabangan, itong si Moira. Dahil parang tumiwalag na nga itong pulis na binayaran ni Moira na kapag hindi daw ito magbigay sa gustong mangyari ng pulis na ito, ay mapipilitan daw ito na sabihin kay Annalyn ang nasabing CCTV footage na nandun kay Zoe at kay Moira at hindi nga totoo na sinurrender nga ito ni Moira sa mga pulis. At natamimi naman itong si Moira dahil sa pangbablockmail ng pulis na ito. At dito naman din nag-uusap itong si Cromwell at Annalyn Santos na dahil sa sinabi ni Annalyn na hindi na bali na daw na api-apihin siya at tanggapin niya ang mga gagawin ni Zoe at Moira basta makauwi at makabalik lamang itong kanyang ama na si Dr. Tanyag. At sa awa nga dito ni Cromwell ay natanong naman niya kung wala bang iniwan na souvenir itong si Dr. Tanyag dito nga kay Annalyn. At ang sagot nga dito ni Annalyn na mayroon ngang cellphone na nasa bag palagi niya ito. At dito na nga inilabas ni Annalyn ang cellphone. Yan ang ating abangan kung mabubuksan na nga ba itong cellphone na ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.